O ipapasa pa daw yung ICC resolution na pakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na papatunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Diyan ako nagtataka. Tayong papayag-payag ng ganyan. Isipin nyo, para mong sinorender ang ating soberanya. Hindi na tayo republika. Talagang maasa na lang tayo sa kanila. Ano ba naman? Eh, yung ating mga korte, ang tibay-tibay. Eh, pinalaya nga si Senator De Lima. Eh, hindi ba katibayan yun na maayos yung korte? At kung mapapansin natin, tila napakagulo ng nangyayaring politika sa ating bansa. Imbis na tutukan ng ating gobyerno ang tumitakas na bilihin. Abala sila sa mga bagay na sariling ambisyon sa politika. Tila ayaw nilang tantanan ang mag-amang Duterte matapos ang confidential funds at impeachment kay VP Sara Duterte. Ito may panibago naman silang niluluto ang papasukin ang ICC para panagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa judiciary killings ng panahon ng kanyang administration. Dapat ba na makialam ang ICC sa bansa natin para imbestigahan ang kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte? Wala bang kakayanan ang korte natin imbestigahan at kasuhan ang dating Pangulo Duterte? Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Parlade, before po kami magbigay ng amin ding kuro-kuro at mga pananaw, ikaw po muna, General Parlade, namimiss ka ng taong bayan. Ano pagtingin mo sa dalawang puntong ibinahagi ni Senator Aimee Marcos? Number one, walang karapatan at walang batayan na manghimasok pa itong non-entity at bogus na instrumento para sa, in terms sa Pilipinas, itong International Criminal Court dahil hindi nila tayo sakop. At pangalawa, walang saysay, walang patutunguhan itong impeachment complaint na manaminiobra na mga kaalyado, pangunguna ng Communist Party infiltrator sa Congress sapagkat hindi nila matitibag ang alyansang pakikipagkaisa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte. Your take on this, General Parlade, sa napakainit na mga topic kong ito. Alam mo, kay Eric, napakalalim yan. Malalim ang kwento ng mga ganyan statement ng ICC. And I'm sure meron niyang pinanggagalingan, meron niyang pinaghugutan na alyansa dito sa lokal na sitwasyon natin, yung mga kalyado nila dito sa Pilipinas. Tama. Hindi malayo yon. And I'm telling you already, actually, na-decisionan na yan. Sabi nga ni, sino ba itong justice or sino itong judge na nagsabi nito na... General Parlade, General Parlade, can I just intervene a little bit, ha? When putting in mind that the legal advisor of the ICC is Christina Conti, who is with the CPP, NPA, NDF. So in that context, please. Active operative yun, ha? Yeah. Active operative yung si Conti, General Parlade, ng Communist Party of the Philippines. Okay, continue. Exactly. Sorry for the interruption. Yan yung sinasabi ko. Itong mga taong ito, si Conti, yung NUPL, not the entire NUPL, but yung mga lumaban, yung mga lupo ng mga manananggal ng bayan na nagpapahintot ng NUPL. Ito yung mga communist party members. Yan talaga. Ito yung alyansa na sinasabi natin na nagpapagulo dito sa ating bayan. Palagi na natin kina-challenge yan si Conti. Bakit niya iniwan si Alexa Pakalda, for instance? Mm-hmm. Nung nabuking na siya, doon sa sinasabi niyang human rights defender daw or women's defenders, ito si Alexa Pakalda. Nung naglabasan yung mga ebidensya, yung mga video, mga pictures, nakasama si Alexa Pakalda doon sa MPA, bigla siyang bumitaw. So nasaan? Naiwan sa kagtungan si Alexa Pakalda. Sayang, nag-surrender na sana sa atin. Sana malaya na si Alexa Pakalda, ini-enjoy niya yung kanyang freedom. Pero hindi, pinakialaman nito ni Conti. So, the same General Parlade. And as a result of that, what happened to Alex Pakalda, so that our people will know what happened when she trusted again, when she made that grave mistake of trusting again Christina Conti. Okay. Yeah, so, ayun. Kawawa ang bata, nandun pa rin sa kulungan hanggang ngayon. At nasaan itong mga NUPL na ito? Nasaan ito si Conti na ito? Wala na. Hindi na sila mahagilap. Kasi alam nila matibay ang kaso dito sa mga NPA na ito na sinasabi natin NPA, si Alexa Pakalda. Eh sila lang naman yung insisting ng mga aktivista. Paano pa nagkaroon ng aktivista na may hawak na baril? Correct. So yun, ito ang mga sistema nila. Pagka-booking na, change tactic. Ito naman ngayon, ginagamit na naman nila itong ICC. Ba't kailangan natin yung ICC? Eh, gumagana naman natin ang justisya. Tama si Senator Aimee. Ba't ito kinakailang makialam dito sa buhay na buhay ang ating demokrasya?
buhay na buhay ang ating justisya. Ako, I don't agree with the release of Senator De Lima kasi ako personally I know kung paano siya na-involve doon sa mga kaso niya. So, but yan yung desisyon ng ano. Ganyan talaga ang demokrasya. Sometimes you win some, you lose some. But what we're saying is napaka vibrant ng ating demokrasya rito, ang ating justice system para si ICC makialam dito, aba, ba't tayo papayag noon? Tama, malinaw. Yung pangalawa, sir, na punto before kami magkomentary nila. Can I ask Franco? Lang? Can I ask in connection to what... Sa ICC? Yeah, in connection to what General Parlade said. So, how do you view that our own legislators like Benny Abante, who has allied himself in the past with the CPP inside Congress, no, has already come out with a resolution asking for the ICC to be brought into the country. How do you view something like that? Kasi iba naman pag si Cristina Conti, man, talagang gagawin niya yan. Kasi trabaho niya yan bilang urban operative na CPP, NPA, NDF. Pero paano ito pag si Benny Abante na hindi naman CPP, pero kongresista natin? At may kasama siyang alliance with Edsel Lagman and a certain congressman from One Rider Party List. Yes. Pero the tone is still the same. Ay mangingialam ang ICC through a congressional resolution endorsing ICC and even to the point sabi nga ni Ma'am Lorraine na ibalik ang Pilipinas na magiging sakop sa International Criminal Court ang laman ng kanilang resolution. No, and effectively saying to the world that our judicial system doesn't exist. It's a very weak system. It's a banana republic coming from the very mouths of our own legislators. How do you view that, General Parlade? Go ahead, sir. Exactly, tama ka dyan, Yusek Loreng. Ito na yung sinasabi natin na sila ba ay naniniwala na wala ng justisya dito sa ating bansa? Ito bang mga kongresista na ito ay naniniwala na kinakailangan ng makialam ang outsiders, ang ibang ang international community dito sa mga issues, sa mga problema natin? When in fact, alam natin yon na nagkakagulo tayo because of foreign intervention. Ang tagal na nitong issue nito, ang tagal na ng intervention ng mga nasa labas. Kaya nga ito si President Duterte, kaya siya binabanatan kasi nabooking niya itong pakikialam ng mga foreign interventionists sa ating local domestic na problema. But anyway, yung recommendation ni na Congressman Abante, I don't know kung anong pinanggagalingan. I can only speculate. But alam ko na alam na natin na manggagamit itong CPP na ito. Alam na alam nila kung sino ang lalapitan nila para hindi masyadong halata na sila ang nagpapagalaw ng mga aksyon ng ating mga kababayan. These congressmen may be, you know, honest, yung interest nila ay para lang sa bansa. Pero ang hindi nila alam ay nagpapagamit sila or nagagamit sila nitong mga komunistang ito para kunyari, ang hinahabol natin ay yung justisya para dito sa mga kababayan natin na hindi nabibigyan ng tamang or sapat na attention. But I disagree na dapat talaga makialam dito ang sinusurrender na ba ng Congress yung kanilang power dito. Tama. Sa... Di ba mayroong tinatawag na in aid of legislation, we can always conduct investigation kung talagang nag-fail na ang ating justice system. Bakit nila yun ang una nilang gawin? Bakit kinakailangan nilang imbitahan o so, kailangan nilang magpasa ng resolution na yung ICC ay papuntahin dito para ayusin o tingnan yung mga bagay-bagay dito sa ating bansa? Wala naman tayong tinatago, but what we're saying is that if we believe that our justice system, our democratic processes are still correct, are still vibrant, let's make all these tools of democracy work. So hindi yung pupunta pa tayo, kakatok pa tayo sa ICC at alam naman natin kung paano itong ICC gumalaw. May mga ulterior motive sila, may mga agenda sila, and we all know na yung agenda nila is not always for the good of the country. Agreed. Ngayon, personal na agenda nila yan. At ma'am, rejoinder briefly lang, Brother Franco, if I may. General Parlade, you were correct. Historically, in our interaction with the ICC, nang sila'y nakialam sa investigation on the war on drugs ni former President Duterte, ang kaalyado, kausap at linya nila ay mga known operatives and partisan operators for the Communist Party of the Philippines, for the New People's Army, for the NDF, na binangga ng todo ni Pangulong Duterte at bahagi sa mga nilutas na problema sa ating bansa. The reason na binabalikan nila
si Jesse, former President Duterte, and the convenient excuse to hide their attack against former President Duterte right now is to ride on dito sa congressional investigation or resolution na binanggit ni Ma'am Lorraine at magtago na rin dito sa palda ng ICC. But actually, ang mabalahibong kamay at masamang layunin ng objective ng gimmick na ito sa panghihimasok ng ICC, tama ka, General Parlade, I agree for that kind of point na ni-raise ninyo, ito'y malalim na game plan, matagal na, na ngayon ay pinapabalik na ng CPP, NPA, NDF para guluhin ang ating political landscape at gamitin ng ICC para ipitin ang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte and to make it appear to the current government, Ma'am Lorraine, na kapag kayo'y wala na sa poder at kapangyarihan, pwedeng mangyari sa inyo na maimbestigahan kayo ng mga foreign instrumentalities such as the International Criminal Court. But actually, alam natin ang mayroong layunin na gamitin ito upang ipitin ng ating mga political leaders like former President Duterte ay walang iba, mainly and principally, ay ang CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. Ano, kasi Eric, General Parlade, Franco, mga kababayan, no? I keep going back, no? Very good yung perspective, but I'm also coming from the perspective where I'm watching this spectacle, no? Our own legislators insulting the government that they are part of, no? I'm thinking right now, ang baba naman ng kalidad ng mga naging leaders natin. Because watching this spectacle and it has been an ongoing circus for a few months now, no? That you're watching all of this and really you're in cahoots with the CPP, NPA, NDF. I mean, of all the organizations that you can connive with, you choose a terrorist organization that's highly, highly hated by the Filipino people. Mm-hmm. Ang baba naman ng kalidad nitong si Benny Abante na yan pa ang gagamitin niya. Yes. And other legislators who continue to connive with the CPP, NPA, NDF. Now, who are they? It's Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas. Do we need to spell that out to you? Of course, you know who they are. Mm. Diba? And yet you continue to betray us. Go so this is an appeal to the Filipino people who is our main audience. Na, can we choose better leaders, those who will not betray us, those who will be true to us, and who will be courageous and fight for us at hindi puro pera at puro kapangyarihan ang nasa isip nila? Agree. That's a very good point, Ma'am Lorraine. How low can we tolerate? How low can they go in Congress na ibibenta ang soberanya? Brother Franco, baka may gusto kang interaksyon kay General Parlade. Kasi Eric, no? Sige, Ma'am White. Iba kasi pag si Cristina Conti nagsabi, natural, trabaho niya yan, utos ng Central Committee ng mga amo niya. Takot siya dyan eh, amo yan eh, walang, diba talagang operatiba, walang utak yung mga yan, diba? Pero itong si Benny Abante, meron siyang utang sa atin, meron siyang responsibilidad sa atin at ang Kongreso. No, yun yung sinasabi ko dito. Agree ako dyan. Brother Franco? Kaya rin sa akin, gusto ko lang din bigyan daan ng isang komento ng dating official ng Palacio. Ito po ay patungkol sa jurisdiction ng ICC sa bansa. Panoorin po natin ang balita. Magkadugtong ito sa ating talakayan. Correct, Eric. Sige, General Parlade, hold your line. Panoorin po natin ito. Muling ipinaliwanag ng dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo kung papaano maaring manghimasok ang International Criminal Court o ICC sa bansa. Ito ay kasunod ng paghahain ng resolusyon sa Kamara ng ilang mababatas upang hikayatin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang imbestigahan ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung po International Criminal Court can only come in sa dalawang kalakaran. Number one, hindi po natin, wala tayong kakayahan na magsulong ng katarungan dito sa ating bansa. Pangalawa, kung meron man tayong kakayahan, ayaw natin. Dahil siguro, yung mismo mga opisyalis ang gumagawa. So without those two circumstances, the ICC cannot come in. Dagdag pa ni Panelo, una na ring iginiit ng pamahalaan na walang karapatan ang ICC na manghimasok sa bansa. Kaugnay nito, kinwestiyon ni Panelo si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. sa paghahain ng resolusyon sa Kamara. I was listening to Congressman Benny, kaibigan natin to. Sabi niya, ang criminal system daw natin, malakas.
may kredibilidad. O, eh kung meron, di ibig sabihin, dapat walang pakialam ang ICC. Maliban kay Panelo, pinunari ni Atty. Harry Roque at ni Senator Aimee Marcos ang hakbang na ito sa Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo De La Peña, SMNI News. Ayun. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.